Ikaw ba'y naghahanap ng isang laptop na parang MacBook Pro? Tingnan niyo yan. Ganda. So premium, so elegant. Pero syempre, Windows pa rin. Well, I'm happy to tell you na this might be it. Diba last time, nag-cover tayo ng sulit na laptop, si TechLast. Although sulit siya, no, meron siya mga limitations. Mabagal siya. And mabilis maubos yung battery. Tas kulang pa siya sa mga advanced features. Lalong-lalo na ngayong 2020. Ganun nyo to, ha? Boom! Nakatago ang camera. Kailangan nyo yan. Lalong-lalo na sa 2020. Alam nyo ba maraming beses na nangyari to? Yung webcam, biglang nagre-red yung kanyang ilaw dito sa taas. Delikado yun, kasi baka may nag-spy. Yun lang. Dahil meron ka ng ganito, mas secured na kayo. Isa lang yan sa mga advanced features nitong awesome laptop na to. At marami pa, pwede ka pang mag-games dito. Mabilis ang kanyang processor, video card, tapos ang nipis-nipis pa. Ito, si Huawei MateBook X Pro, ang super high-end laptop ni Huawei. And today, napakaswerte natin kasi matetest natin siya. Thank you so much, Huawei, for this wonderful opportunity. And without further ado, let the unboxing begin! No! Joke lang. Maling channel. I'm Lola Beans, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Itong box niya, white as always. Para sila ng mga Huawei phones, mga high-end, ganda yung box. Uy, mayroon siyang Microsoft Office. Nice. Intel inside. Yan. Buksan na natin. Wow, ang ganda ng packaging. Dalawa lang. Gusto ko yan. Hindi masyado complicated and simple lang. Tignan yung studio ko, yellow lang yung background and table. Yun lang. At ito yung kanyang charger. Ooh, laki. By the way, 65 watts pala to. USB Type-C cable. Yung likod. Yan. Okay, so meron dapat warranty card and information guide or quick guide. Pero, parating pa lang siya. Yan. In order ko pala. Ah, meron dito is yung kanyang USB Type-C to USB Type-C cable na super haba. Okay, mahaba nga. At ayun na naman. Na! Oh my God, sobrang excited na ako. Ooh. Amoy bago. Tingnan nyo naman kung gaano kagaan yan. Kung gaano kanipis. Oh my God. Ginalingan ni Huawei. Yung kapal niya is 14.6mm. Super thin. Tapos, super lightweight. Ang gaan, 1.33kg lang. Mga nasa 3 pounds yun. At, ganyan siya kaliit. Super portable. Habang naglalakad, lagay lang sa table. Open. Boom! Ganun lang kadali. Kung napansin nyo, squarish yung kanyang design. Hindi siya rectangular design. By the way, 13.9-inch yung kanyang display. Hindi halata kasi masyado siyang manipis at maliit. Maraming salamat yan sa kanyang near bezel-less display. Borderless experience tulad na sabi ni Huawei. Tapos, touchscreen na. Si MacBook walang ganyan. Yes. Actually, ang pinakaiba ng isang high-end laptop sa mga mumurahing laptop ay yung kanyang advanced specs kanyang display. For example, hindi siya 1080p. 3K display siya. 3000 by 2000. 91% screen to body ratio. Taas nun. Tapos, meron pa siyang 100% sRGB color gamut for very accurate colors. Perfect para sa mga designers and video editors. Tapos, yung display niya is multi-touch. You know, pwedeng maraming fingers ang gamitin nyo para makagawa ng gesture. Ang tawag dyan is yung 10-point multi-touch system ng display. At dahil maganda yung display niya, okay na okay mag-Netflix dito. Although, wala kang 16:9 dito, no? Kasi nga, iba yung kanyang aspect ratio pa-square. So yung mga black bars, yun. Pero grabe, ang ganda ng experience, malakas pa yung sounds, and overall, ang ganda ng quality ng display. So lahat na nakikita ko dito is, super na-enhance nitong very powerful display. Wow. Only K-drama na this? Imagine nyo, no? Si Hyun Bin, si Lee Min Ho, in 3K. Display. Quality. Guys, sobrang sharp na ng kagwapuhan nila. Kung pogi na sila sa 1080p, oh, mas pogi sila sa 3K! Yung buong laptop pala, no, halos kasing level niya si MacBook Pro in terms of premium, solid build quality, and construction. It's made of aluminum alloy. Oh, solid. Parang naka-MacBook ka lang, pero mas manipis pa siya kay MacBook. So, wow. Actually, makapal lang siya dito sa part na to. Pero palit siya ng palit hanggang dito sa other side. Ayan. By the way, yung ports pala niya, no? Dito sa kaliwa, meron siyang headphone jack. And meron pa siyang dalawang USB Type-C ports. Alright. Pero, ang main advantage niya kay MacBook Pro ay meron pa siyang USB Type-A dito sa kanyang right side. Which is kailangan niya, no? Kasi pwede niya siyang lagyan ng Bluetooth receiver. Yan, no? Convenient.
Tanan! Kaya lang, napansin nyo ba na wala siyang charging port? Kasi nga yung USB Type-C niya na ports dito, yun na rin yun, yung kanyang charging port. Sa ilalim, ganito na yung itsura niya. Meron siyang apat na rubber dito sa likod, pang support niya sa ilalim ng laptop para hindi siya masyadong mauga sa table. Okay, so what about the keyboard? Isa to sa mga pinaka-importanting parts ng laptop. Pagpangat ng keyboard, what's the point? O, hindi. DOA yun. Kasi nga, madalas dito niya gagawin yung trabaho nyo. Pag nagchat kay GF, iba pa rin kapag masarap ang typing experience. Well, good news. The keyboard is a joy to type on. Masarap mag-type dito, guys. Maganda yung travel. Maganda yung distance ng keys from each other. May social distancing. Yon. Tamang-tama lang. Tapos, meron din siya ang ilaw sa kanyang keys sa ilalim. Yan. Pag madilim, pang tulong yan, pang guide. Ito yung keyboard na kapag nag-start ka mag-type, mai-inlove ka agad sa kanya. Parang lahat tumatama. Very comfortable experience. Tapos yun nga, no? May nalagay silang secret hiding place para sa camera. Nasa in-between ng F6 at F7. Ganyan ang itsura niya. Whoop! Whoop! That is innovation at its finest. If that doesn't convince you, get a load of this. Close, open, tapos... Nabukas ba? Oh! Fingerprint unlock. Yan, parang cellphone. Yung kanyang power button is also the fingerprint scanner. So, meron siyang Windows Hello Fingerprint. At syempre, meron din siyang Windows Hello Face. So, pwede mong gamitin yung camera dito sa baba para i-unlock yung laptop. And how can we forget about the trackpad? English? Actually, ang sarap sa piling. Parang may hinihimas na masarap na bagay. Yan. Parang na-imagine mo na hinahawakan mo yung kamay ni crush. Very smooth to the touch. Nakaka-inlove, guys. Parang yung keyboard. Kapag nag-i-scroll, ang sarap. In full control ka. Kasi nga yung mga trackpad na iba, medyo hindi ganun ka-responsive. Ito, grabe ka-responsive ito. Siyempre, pwede ka na mag-gestures dito. Actually, meron kang 3 types of interaction dito. Pwede ka mag-mouse, mag-trackpad, or mag-touchscreen. Ayan. So, very convenient, no? Pwede mag-scroll sa screen. Yan. Kita nyo naman kung gano'ng smooth sa Netflix. Ibig sabihin, mabilis ang laptop. Ngayon, kamusta naman yung battery niya? Sabi ni Huawei, kaya niya hanggang 13 hours of video playback continuous. So, tuloy-tuloy yun. 13 hours. Mababa na yun. Meron pa siyang 11 hours of web browsing and 15 hours of regular work. Wow. Actually, kung isipin nyo, yung presyo niya is pang gaming laptop na. Kaya lang, ang problema kasi sa gaming laptop, although mas maganda yung graphics na makuha nyo, mas mabilis, yung battery, well, not so much. Mabilis na siya maubos, lalo na kapag on the go ka. So, kung isa kang tao na madalas na on the go, sa kotse, or yung projects mo, lagi na sa labas, and ayaw mong lagi nakakabit yung charger sa inyong laptop all the time, this is the perfect match for you. By the way, meron pala siyang up to Core i7 10th Gen Intel processor. And up to 16GB of RAM. Boom. Tapos yung SSD, NVMe na. 1TB of SSD. Hanggang ganun yun. Although, di mo ata siya pwedeng ma-upgrade kasi wala siyang panel. Yun. So, bilhin nyo na yung pinakamahal. Yung pinakamalaking SSD pala. Kasi storage is very important, lalo na sa work. Para sa akin, kulang na kulang ang 512 SSD. So, kunin nyo na yung 1TB or pwede ka naman bumili ng external SSD. So, tinry ko siya sa League of Legends. Ganito yung itsura niya. Oh my god. Kayang-kaya niya sa native resolution. 3000 by 2000. Wow. Kaya lang medium graphics. Yun. Pero napaka-impressive nito. Mataas na resolution. And napansin ko wala siyang lag. Swabe ang laro. Tapos yung sounds. Oh wow. Yung sounds niya is hindi ganun kabumi. Pero klarong-klaro siya. Tapos malakas siya for a laptop of this size. By the way, apat yung kanyang speakers. So, plenty of loudness. Yun yung okay sa kanya. Walang-wala kayong problema dito kapag nagli-League of Legends, oh. So, yun ang okay sa kanya. Hindi lang Word document ang pwede mong i-run dito. Pati na rin mga mabibigat na games katulad ng League of Legends. Yan. So, napansin ko, ang kanyang average is nasa 60 FPS. 60, 70, ganon. Kapag may clash, bumababa siya sa 50 FPS. Yun. Yes, medium graphics yung pinaka-optimal dito. And napansin ko, narinig ko na rin yung fan niya. Yan. So, narinig niya yung fan? Hindi naman ganun kalakas. Hindi siya motor. Hindi naman ganun. Sakto na naman. It's a silent fan. At syempre, good news, meron na siyang Microsoft Office. Meron na siyang Word, PowerPoint, Excel. Lahat na mga kailangan nyo for school. Andito na. And for business and work. Yan. Actually, pwedeng-pwede siya sa kahit anong profession. Especially mga content creators katulad ko. Meron siya combination ng power and beauty. Tapos yung display, 100% sRGB color gamut. So, I definitely need that. You know.
Tapos pag-usapan natin yung mga advanced features niya like yung Huawei Share, which is pwede nyo i-integrate ang inyong Huawei phone dito sa laptop na to. Pwede nyo i-mirror, pwede kayo mag-transfer ng files and things like that. Meron din siyang ganun, yung Huawei ecosystem. So, sabihin ko kaya sa next video natin, guys. Ito naman, no? Para sa akin, panalong-panalo siya. The whole vibe, the whole size, shape, especially power in a compact device. Huawei MateBook X Pro. For the full review, mag-subscribe lang kayo at hit the bell icon so that you don't miss that full review. Ako pala si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!